kailangan nating palayain ang sarili mula sa kasalukuyang sitwasyon. Lalaban ako. Lalaban tayo. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Mukhang pumayat kayo. Naging haggard. Bakit daw napakatagal mong magdesisyon, yung pala tatakbo ka din? Kinukumpara ka ba kay Inday Sara? Hindi ko alam. Hirap daw ang masa na makakonek sa'yo. Ipakukulong mo ba daw si Imelda Marcos? Bakit hindi po kayo nakapink ngayong araw na ito? And welcome again to my YouTube channel, Rated Corina. So, hindi po ito ang inyong regular na Rated Corina sa telebisyon dahil kung napanood nyo man ang mga taong ito at personalidad sa ating TV show, mas mahaba at mas maraming behind the scenes ang inyong mapapanood dito sa aking YouTube channel. So, sino kaya ang susunod na uupo sa silyang puti ni Corina? Next sa Upuan ng Katotohanan, kilala siya bilang nanay, balo, at kilalang abogadang palaban serbisyo publiko. May mga bumabatikos, mayroon ding mga pumupuri. From dilaw, naging pink. Kaya-kayang sagutin ni Lenny Robredo for President ang tanong ng bayan. Hindi tayo magpapaligoy-ligoy ang mga tanong galing sa lupo ng mga huradong mga mababagsik. Kaya, sisilaban ngayon ang puwitan ni Miss Lenny Robredo dito sa ating Upuan ng Katotohanan. Lenny Robredo for President. Makakasama natin ngayon sa kauna-unahang pagkakataon na pauupuin natin siya sa upuang puti, ang Upuan ng Katotohanan. Vice President Lenny Robredo, palakpakan naman! The Vice President is in the house. Hi, Corina. Thank you for having me today. Ito po ay pagkakataon para makilala po ng mga botante ang kanilang mga kandidato, lalo po yung pinakamataas na posisyon sa gobyerno na magiging liderato natin. Makilala kayo bilang mga totoong tao at syempre bilang mga politiko na nagsasabing nais na ipagsilbihan ang taong bayan. Marapatin lang po ninyong masabi ko na ang mga tanong natin ngayong araw kay Vice President Lenny ay hindi ko po mga personal na tanong. Linawin po natin yan. Ang ginawa ko po, tinanong ko po ang isang lupon ng mga hurado na nais magtanong sa kanya na ito po ay composed of journalists, PR practitioners, members of the academe, women's groups, supporters and non-supporters, yung mga negatron ni Vice President, at iba pa. Meron din tayong mga tanong mula sa ibang mga presidential candidates camps. Pero unang-una, kumusta na ba, Ma'am Lenny? Mukhang pumayat kayo. Ano, siguro naging haggard kasi grabe yung schedule namin ngayon. Since I announced, naghahabol kami. Kasi di ba very late na ako nag-decide. So talagang medyo mahaba-haba yung hahabulin. Minamaximize yung oras. Okay. Ibang-iba ho ba ang kampanya ngayon bilang presidente kumpara sa pagiging vice-presidente? Marami siyang pareho in the sense na kailangan mo talaga magsipag at umikot. Pero ang kaibahan niya kasi wala ka ng sasandigan na iba. Ikaw na talaga yon. Dahil po sa napakaraming tanong na nais natin itanong, ito po ay hindi in order dahil ito po ay ayon sa taong nagtatanong. So tayo po ay North, South, East, and West. So ngayon ang atin pong mga tanong, Madam Vice President, ay mula sa isang dating producer ng isang newscast sa TV Patrol. Ang pangalan po niya ay si Cheryl Favila. May kinalaman po ito sa kulay na inyo pong pinili. Unang-una, bakit hindi po kayo nakapink ngayong araw na ito? Actually, yung kulay ko talaga blue. Nung acceptance ko, naka-blue ako. Pero nung day na nag-accept ako, lahat na taong pumunta sa office, naka-pink. I see. Tapos nagtali sila ng mga pink ribbon sa opisina. Everywhere we go, naka-pink. So, kami, parang ano siya, parang yun yung kulay na nag-unite sa marami mga tao. So kami naman, kami yung sumunod sa gusto ng tao.
sa tanong ni Chuck Gomez na isang PR practitioner. Iba man ang inyong kulay, dilawan ka pa rin dahil sa mga taong nakapaligid sa iyo. Different color but same people from LP running your campaign. And sadly, according to Chuck Gomez, dilawan has been demonized by the opposition. Ako sa akin kasi hindi yun sa kulay. Maraming mga kasama ko dati, nakasama ko pa din ngayon, pero marami din akong kasama ngayon na hindi ko kasama dati. So para sa akin, dapat hindi tayo ginagamit yung kulay para maglagay ng divide. In fact, sa lahat kong pakikipag-usap sa supporters, yun yung aking hinihiling. Parang reset button para sa akin yung election na to. Na yung in-espouse talaga, yung pag-unify ng napakaraming iba-ibang pinanggalingan. Tanong pa rin mula kay Cheryl Favila, ano ang masasabi mo sa mga taong ikinukumpara ka kay Inday Sara? Kinukumpara ka ba kay Inday Sara? Hindi ko alam. Siguro dahil pareho kami babae. Ang tinatayoan ko naman yung sarili ko. Never na tiningnan ko yung sarili ko relative sa iba. So, hindi naman natin mape-prevent yung tao na mag-compare, pero para sa akin, I am my own person. Kung merong isang bagay na alam mong ganoon si Sara, pero ikaw hindi ganoon, ano yun? Ako kasi hindi ko siya masyadong kilala. Ito ay hindi relative kay Mayor Sara, pero yung sa akin, yung pagtingin sa babae in general. Ito, hindi kami kayang ipaglaban, pero sa akin, over the past 5.5 years, napakita natin na hindi siya sa lakasan ng boses. Nagpapakita ng aggressiveness, saka brute force. Pero yung strength talaga pinapakita kung paano ka tumatayo. Kung takot kang magboses dahil ayaw mo na makompromise yung tayo mo sa pamahalaan natin, yun yung hindi strength. Pero yung strength, alam mo na mapapasama ka, pero dahil ito yung paniniwala mo, pinaglalaban mo pa din. Tanong pa rin mula kay Cheryl Favila, what is your strength being the only woman presidential candidate? Ako para sa akin, lagi ako underestimated. And yun talaga yung strength ko. Strength ko siya not only as a candidate, pero kahit nung VP ako. Marami yung nag-underestimate sa akin dahil babae ako. Pero dahil sa pag-underestimate sa akin, nakabuelo kaming gumawa ng palagay naming tama. We have been very creative and innovative as far as the programs of the Office of the Vice President is concerned. So pag nakikita ng tao, kaya pala niya. So para sa akin, yung pag-underestimate, yun talaga yung natatago kong lakas. Kasi nagugulat lagi ang tao na paano mo nagawa na wala naman kayong pera. So hanggang ngayon na kandidato, ako ganun pa din. Yung pagtingin sa akin, kinukutsa ako nung nag-file ako na paano ka naman. Pupulutin ka sa kangkungan kasi 3% ka lang. Pero in 1 month, yung na-gain ko as far as yung sa surveys are concerned, napakalaki. Sa inyo po bang sarili mga survey? Totoo po ba yun na meron kayong disconnect sa masa? Ano po bang inyong sariling analytics? Yung survey talaga nagpapakita na yung message blurred. Hindi lang yung mensahe mismo, pero yung distribution. Na hopefully, ma-weather natin yon kasi sobrang dami ngayon ng volunteers. Na ito organic. Na on their own, tinutulungan tayo to bring the message across. Kami kasi wala kaming resources . Wala kaming resources para mabasag yung infrastructure ng disinformation na nandyan na. So kami ngayon with our volunteers, hopefully, yung mensahe namin may mga tutulong sa amin na maiparating siya sa tao. Tatalunin mo ba ulit si BBM? And are you obsessed with BBM? Ako, hindi yun obsession. Pero ako, anyone na minimake niya yung mockery, yung paniniwala ng tao na handang magsinungaling para lang ma-achieve yung kanyang ambisyon saka yung kanyang greed, ay kailangan natin labanan. At hindi lang ako dapat yung lumalaban doon. Yung sa akin, sa eleksyon na pantay yung lahat. Meaning to say, lahat sumusunod sa ethics ng kailangan sundin. Wala tayong problema kasi level yung playing field . Pero kung ginamit mo yung resources mo, para ma-poison mo yung isip ng mga tao into believing something that is not true, kailangan natin labanan yun. From Arnold Vegafria, entertainment industry, he's from Dapami, sabi niya, will you allow Chinese vaccines and medicines for cure of COVID-19?
to be supplied and distributed in the Philippines. Wala akong opposition kung saan ang galing yung bakuna, pero nakikita natin ngayon, karamihan sa mga bakunang pinakaunang pumasok sa atin ay isang brand na hindi nare-recognize sa ibang bansa. So ngayon nagkakaproblema tayo. Nagkakaproblema tayo with our OFWs. Hindi tinatanggap yung kanilang vaccination cards pag itong brand na to yung binakuna sa kanila. So para sa akin, yung pagdidesisyon lagi, best interest ng Pilipino ang dapat nasa isip. Hindi siya kung sino yung nag-manufacture, hindi siya kung saan galing, pero ano ba yung efficacy nun? Ano ba yung acceptability? Ano ba yung acceptability nun? Para hindi naman para nagiging second class yung ating mga mamamayan dahil sa bakunang tinurok sa kanila. From a non-supporter, ang tanong, bakit daw napakatagal mong magdesisyon to run for president since day one, merong unification talks, yung pala tatakbo ka din? Ako kasi wala talaga akong balak na tumakbo. Alam ito ng napakaraming malapit sa akin. In fact, yung aking dinidesisyonan talaga, either hindi na talaga tatakbo o tatakbo for a local post. Ang paghahanda ko talaga nandun. So yung sa akin, may obligasyon ako sa grupo namin, may obligasyon ako sa supporters na mag-exert ng effort na yung parang hindi naman ako tumalikod lang sa kanila. Pero siguruduhin na yung susuportahan ko, mapapabuti naman sila. So ako for 2 months, yun yung aking ginawa. Napakalapit na namin para makabuo ng isang unity ticket. In fact, during the last few days na lang ng usapan, saka may isang kandidato nag-opt out. So hindi siya natuloy. Pero kung natuloy yun, sigurado hindi ako kandidato. So it would have been the best, especially for my family, na hindi na ako kakandidato kasi nabuo namin. Nabuo namin yung unity ticket. Pero since hindi siya nabuo, bumalik sa akin yung obligasyon. Bumalik sa akin yung obligasyon na pag hindi nabuo yung ticket, I will still be open to running again. Bakit hindi nabuo ang unity ticket? Meron isang kandidato na umayaw. Malapit na sana kami. Meron sana 2 kandidato na sinusubukan natin na sila yung magsasama, sila yung magti-team up, president and vice president. Pag nangyari yung team up na yon, tutulungan ng lahat. Ako hindi na ako kakandidato. Pero just before the final talk, yung isa sa kanila ay umayaw. So hindi siya natuloy. Ayun ang kwento. Mula po kay Patrick Paes ng TV5. As chairperson of Liberal Party, why did you run as an independent now? Ako kung ipupush kasi namin yung unification, napakahirap na Liberal Party ako. Unang-una, hindi namin maaaya yung ibang mga partido to join us. Dahil ang better Liberal Party. Actually, maraming sumama sa amin only because sinabi ko na I will run as independent. So para sa akin, masimbolic siya. Hindi ako nag-resign from the party. I did not resign from the party, but I'm not running as a representative of the party. Para sa akin, kailangan ko ipakita dun sa mga inaaya ko to join us na seryoso ako. Na seryoso ako na secondary yung party sa interest ng ating bansa. Super huling tanong mula kay Ses Drilon. Bilang bagong pangulo ng bansa, ano po ang inyong unang utos? Naisip niyo na po ba? Ako sa akin talaga, all hands on deck to make sure na yung pandemic controlled na. Number 2, yung mitigation ng effects ng pandemic. Kasi ang tingin ko, even after the May 2022 elections, eto pa din yung issue eh. Nakikita natin ngayon, in Europe, marami na namang spike. Sisiguraduhin natin na hindi na yun mangyayari sa bansa natin. So talaga ang first order of the day, anuman yung kailangan gawin, basta to make sure na hindi na tayo dadaan ulit dun sa mga pinagdaanan natin over the past 1 year and 8 months. Okay. Thank you very much. Marami pong salamat, Ms. VP. Ang dami pa po nating tanong, pero syempre hindi naman kasha sa iisang sesyon ng Upuan ng Katotohanan. Maraming salamat, Ms. Vice President. Godspeed and may the best president for the country. Thank you very much, Karina. Thank you. Thank you po. So, nasagot ba ni Lenny Robredo ang lahat ng inyong mga tanong? Tandaan, you have to vote wisely. Mayroon pa ho tayong panahon para pag-isipang mabuti at kilatisin ang lahat ng mga kandidato na inyong pipiliin at iboboto for the next
6 years. So stay tuned dahil alam naman po ninyo na hindi lamang ganito ang ating pinapalabas sa ating YouTube channel. Nandyan din ang ating mga Rated Corina episodes at kung ano-ano pa sa aking personal na buhay. So abangan, like and subscribe, follow me, and click on that notification bell so that you get notified for the next episode ng ating Rated Corina here on YouTube. Until then, bye guys and thanks for watching! The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.